See guys, walang katao-tao. Ano ba nangyari sa mundo guys? Ayoko na sa mundo. Gusto ko na sa mundo mo. Hi guys, good morning. Update lang ako sa mga nangyayari dito sa Malaysia. Sa nangyayari yung kumakalat na sakit ngayon na NCOV o COVID-19. Ngayon guys, ilang araw na mula nung nag-lockdown dito. Mula nung March 18. Then, mula March 18, wala na kaming trabaho ng matino. Kasi wala eh, lockdown eh. Ngayon wala na mga tao pupunta rito sa mall. Siyempre yung iba nasa ano na, nasa bahay na, mga nakakulong na. Siyempre natatakot sila sa sakit, na mahawaan sila. Kaya ayun, apektado lahat ng trabaho rito. Pati yung mga ibang kakilala ko, wala na rin mga trabaho. Ngayon kami, nag-continue naman trabaho namin. Pero ano siya, hindi siya araw-araw, alternate lang. Nahati kami sa dalawang grupo, alternate. Ngayon, tulad ngayon, kami, then bukas naman, wala kami pasok, yung iba naman, ganun. Ganun ang nangyayari dito. Ngayon guys, tignan nyo ha, mula nung before siya mag-lockdown, namili kami ng ano namin, ng pagkain namin. Tapos, last na punta ko sa supermarket is, wala nang mabili, as in wala na talagang mabili. Na ang haba pa ng pila. Ano na nangyayari dito? Nag-panic buying sila. Ngayon, tignan nyo ang nangyayari dito, ha? Tignan nyo. Pero pati trabaho namin, tignan nyo trabaho namin, sarado kami, wala. Lahat naka, ano na siya? Lahat naka, ano siya? Ito, mga lamesa namin, sarado. Naka patong-patong, wala kaming gawa. Ngayon, bukas kami as a for take away only sa Grab food tsaka sa ano sa Food Panda, lahat lang ng take away. Wala kaming tinatanggap dito na dine in kasi mahuhuli kami pag may checking. Tingnan mo yung paligid guys, tingnan niyo yung paligid ha, walang katao-tao rito. May iba rin naman bukas pero for take away lang din. Ayan oh. Dati guys, punong-puno to ng tao itong lugar na to. Kaya lang ngayon wala na talaga. As in, wala na talaga dahil sa natatakot sila sa sakit. Ayan o. Sa kabila rin. May paiba-iba naman pupunta rito sa mall guys. Pero hindi tulad dati na napakarami talaga. Pailan-ilan lang. Pailan-ilan lang talaga. Di ba? Dati guys, itong mall na to. Hindi ko lang sasabihin yung mall ha. Dati itong mall na to is marami siyang tao nung hindi pa kumakalat yung sakit, yung wala pang issue ng sakit. Pero simula nagkaroon ng COVID-19 at nag-lockdown dito sa Malaysia, ayun, wala nang tao, as in wala nang talaga, nagkulong na lahat dahil kasi nga lockdown, di ba? Ngayon may paiba-iba naman pumupunta, mga siguro bumibili lang ng pagkain nila. Yung ibang restaurant din is bukas din pero for take away lang. Hindi sila nagda-dine in kasi kung dito magda-dine in ka, may tendency na mahuli ka ng mga nagche-check na polis. Ayun oh. Yung ibang tao rin dito eh, mga ano rin to, mga nagtatrabaho lang din dito sa mga ano eh. Syempre, my news, ayan, ano yan, convenience store bukas yan. Hindi magsasara ang convenience store, supermarket. Tapos ito, pharmacy, hindi magsasara ang pharmacy. Ang bukas naman is pharmacy, convenience store, mga supermarket, ayan ang bukas. See guys, walang katao-tao. Ganyan kalakas ang epekto ng sakit na COVID-19. As in, wala, lahat, pati trabaho, pamilya. Siyempre, sa ibang tao na nawala ng buhay dahil sa COVID-19, napakalaking epekto niyan sa pamilya. Dahil siyempre, sinira niya yung pamilya na nawala ng buhay, di ba? Kaya tayo guys, kulong-kulong lang sa bahay. Kung yung iba, wala naman kayong gagawin sa labas, magkulong na lang kayo sa bahay. Pero kami, kailangan din namin talagang kumita eh. Kaya kahit na delikado is lumalabas kami. Ayan guys, oh, tingnan mo yan. Ayan, tingin ko is nagche-check yan. Yung mga yan. Nagche-check yan. Ngayon, kung may makita silang restaurant na
nagpapa-dine in, may tendency na hulihin nila. Pero kami, hindi nila kami mahuhuli kasi wala, tira mo, kahit mga table and chairs, nasa ano siya, nakaligpit kami. Kaya yun, hindi lang kami mahuhuli. Ang ina-accept lang namin dito is take away lang, Grab Food tsaka Food Panda. See guys, napakalaki ng epekto ng COVID-19 sa atin, oh. Hindi lang sa atin, kundi sa, hindi lang sa Malaysia, miski sa Pilipinas, malaki din ang epekto, eh. Ngayon, hindi lang isang bansa, lahat naman, eh, buong mundo na ang nag-a-adjust dito sa sakit na to. Sobrang laki ng epekto, diba? Kaya guys, ingat-ingat lang guys. Ngayon guys, sa akin, ang ginagawa kong, araw-araw na ginagawa ko para makaiwas ako sa sakit na yan, itong ano guys, umiinom ako ng hot water. Halos araw-araw, morning, hot water na with this one, lemon. See? May lemon guys. Kasi, ayun nga, sa mga nababasa ko, yung lemon is malakas siya sa vitamin C. So, mape-prevent natin yung sakit na to kung may vitamin C tayo sa katawan. Lemon, mga fruits na citrus. Makakaano tayo yan, guys. Makakaiwas tayo sa sakit na yan. Ayan, guys. Ayan lang ginagawa ko sa kanya araw-araw. Lemon lang. Kayo din, guys. Kung gusto niyo makaiwas din sa sakit, mag-ano lang kayo. Ganyan. Basta ako, comfortable ako dito sa ginagawa ko na nagle-lemon ako na with hot water. Kahit sino man, kahit pamilya ko, sinasabihan ko, misis ko, anak ko, sinasabihan ko na ganyan ang gawin ka para makaiwas sa sakit. Ayun lang guys. Ayun lang ang update ko sa ano na to, sa vlog ko na ito. Again guys, sa mga wala namang gagawin sa labas, wag na po tayo lumabas para lahat po tayo makaiwas tayo sa sakit. Yan lang guys. Sa lahat, ingat and peace yo. Okay.